So nandito tayo ngayon sa NGB Bike Shop. Dito lang yan sa Salitaran, Dasmariñas, Cavite. So meron tayo picture dito, isa pa sa mga hinahanap sa akin dati pa. Ito, si Spunker Anderson R2. So medyo matagal lang hinahanap sa akin to. Yung magpapahanap sa akin dyan ang Spunker na road bike. Ito na hinahanap ko mga LL. So nagkalat ang mga road bike ngayon. Dati ay kakunti lang mga road bike lalabas sa market ngayon. Sobrang dami. Nung kailan lang nag-bike check tayo ng mga Paxton na road bike and ang Spunker naman na Unicorn. And this time, nagpapalik si Spunker Anderson R2. So tignan natin ngayon kung magkano ng presyo ngayon and kung maganda ba yung specs niya and kung ano-ano yung mga available na sizes niya. Madami dito mga LL na Spunker Anderson R2. So napahintayin natin bago tayo magsimula. Kung di mo nakasubscribe, subscribe mo na yan. Dahil hindi magkasubscribe, is may iwan sa LL. So yun. Okay mga alien, ito na yung bike check natin dito kay Spunker Anderson R2. So ito yung road bike na isa pa sa mga hinahanap sa channel ko last year pa. Panang dinosaur. So tignan natin ngayon kung ano yung meron dito. Bakit ito hinahanap si Spunker Anderson R2. Sika Anderson, tignan natin kung maganda yung kanyang specs mga alien. So start tayo sa kanyang frame mga alien. Yung frame nito, isa kita ka naman glossy. Pinaghalo nga ako, ang color niya is black na may puti na may kulay pula. Aloy mga alien. Aloy yung kanyang frame. Eh nasa taas yung decals niya ng Anderson na R2. Si Pari Anderson and nandito yung logo ng Spunker na para siyang tubi-tubi, para siyang mas rider na ewan na di umaitindihan. Glossy type. And ito yung haba niya dito. Ito malit lang to, 50 lang to mga alien. Yung width dito 50. And ito yung model niya dito. Anderson R2 na sa kanyang top tube din. Eh yung welding naman niya isa hindi siya ganun kakinis. Meron siyang bakas ng kahapon mga alien. May alala kahapon. Ayan, hindi pa nakaka-move on mga alien. Parang ikaw. Eh dito naman, yung top tube nga pala niya para siyang pa-square. Ayan, pero may medyo mataba. And yung down tube naman niya is pa-square din siya dito. Ayan, nakalagay dito, find your different way. So maging alien ka daw. Find your different way. Magpakalayo-layo ka, hanapin mo sarili mo. Eh nandito yung Spunker mga alien na brand nila. Spunker, ito yung model. And hindi siya smooth welding. Meron bakas ng kahapon. Yung cable niya, ICM na rin siya. Or internal cable routing sa kanyang down tube. Ito yung FD-FD. And sa taas, ICM na rin sa taas mga alien. Ito yung kanyang discalibur brake sa likod. Nabubulo na naman tayo mga alien. Eh dito naman yung seat tube niya. Dito is hindi rin siya ganun kakinis. May bakas din ng kahapon. Yung seat tube na, yung size niya, ayan. Size 50. So mamaya sabihin ko yung mga available sizes to mga alien. Frame size is size 50. Madami na dito mga alien. Madami na dito sa NGB. Nasa 12 daw to mga alien. Magsawa kayo sa Spunker Anderson dito. Sobrang dami. Yung FD na ginamit, ay bago na magkalibutan. Ito yung kanyang lagayan ng ulam tubig. Meron na rin yan, dalawa mga alien. Ulam tubig. Hindi ka na mabuto sa ride mo. Eh may sandpit sa likod. Sandpit triton yan mga alien. Eh dito naman, yung FD na ginamit, isa sa reflex. Ayan, sensor reflex yung ginamit, nakaklamp siya dito. And size 50. Ito naman, sa 50, 34. Yung kanyang chain wheel dito. Ayan, 50, 34, 50. And square taper pa to. And tulad kay Unicorn, malamang sa malamang bakal to. O, di ba? Spunker Unicorn, ikaw ba yan? Nagpalit na pangalan. Ayan, ang bakal tong Spunker dito ng kanyang arm niya and square taper pa to. Sa likod, sa ilalim pala, dito yung dumaan yung RD niya. May Spunker dito. And yung RD naman na ginamit. Ayan, reflex, sensor reflex mga alien. And dito naman, sakto lang yung puli niya, yung size ng puli niya, hindi naman ganun kalaki. And biglang uminit, so lang na naman tayo mga alien. So lang alien tayo. And dito naman yung speed niya. Meron nga pala sa dito nga RD guard. Ayan, RD guard niya, ito yung gamit ito. Para hindi magano, para hindi para protektahan yung ano niyo pala dito. Yung mamukha niyo, hindi ito yung RD niyo. Pamprotekta sa RD kaya ka RD ka tinawag, di ba? Ayan. Pwede niyo naman tanggalin 'yan. Ayan, pwede niyo tanggalin 'yan eh may inuhuli. Ay, ambulansya pala 'yon. Ayan. Pwede niyo tanggalin 'to. Bala na kayo diyan, mas mabuhay niyo. Eh dito naman. Bilangan natin
7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So naka 8 speed. Ang ginamit 11 at 2080. Ayan yung 28. 11, 2080. Pero hindi pa to kasi traded type pa to mga alien. Kita nyo traded pa yan dito. So hindi pa yan kasi bakit mga alien? Traded type. Eh dito naman tayo sa kanyang hubs. Okay, yung hubs na isa bakal. Dimidikit yung ating magnet. Bakal yung hubs. Yung sprocket ay yung rayos. Isa bakal, dumidikit din yung ating bakal. Dumidikit yung ating bakal, dumidikit yung ating magnet. Eh dito naman, spanker din yung kanyang dito, yung rims, alin na rin to. Yung dumidikit mga alien. Ayan, yung gulong na ginamit naman, tingnan natin, na compass. Ang gulong na di kayo liligaw, compass. Pag naligaw ka pa dyan, alam ko na lang. Balik tayo yung damit mo. Yung size ng gulong, gano'ng nga baka laki to? 700 by 23C, nasa ilalim. Nakabaliktad. 700 by 23C yung ginamit na gulong. Kaya ka-traded type. Medyo mataba yung hubs niya. Ayan, bakal pa yung hubs niya. Ayan, naiwan. Ayan, dito naman yung drama na dito. Isa bakal, ay bakal. Quick release. Quick release, 160mm rotors. Nandito yung kanyang brake caliper sa likod. Nang disc brake, hindi na dito. Nandito sa labas. And the 160mm rotors, ayan, naka-disc brake na rin siya mga alien. And shredded type, shredded pa yung gulong niya. Ayan, dito naman, mabayad, nagpapayaran ang seat post mga alien. Ayan, yung clamping nito nasa 28 lang to. Ito, 28 tapos ito yata nasa 30, 35, or 34. Yung clamping nito. E yung seat post niya, kita niya, bakal. Dimitigat yung ating magnet, spanker na rin yan. Ito yung banda na lalostred. Ito yung part na lalostred mga alien. Normal to sa mga budget na road bike tulad ng spanker Anderson. Spanker unicorn. Ito, bakal to. Yung part na to mga alien is bakal. And dito naman tayo sa kanyang upuan. Parehas kayo spanker unicorn. Spanker din to. May labasan ng pupo dito. Wala labasan ng utot. And solar tayo mga alien, mainit. Pero okay lang yan, para sa inyo, magubag tayo mga alien. Dito naman, yung head tube niya hindi naman siya tapered, straight siya, and yung logo ng spanker nandito rin. Dito naman tayo sa kanyang okay bakal yung kanyang port, top aluminum, pero dimidikit yung, siguro design lang to, pero bakal sa mga alien. Ayan, bakal yung port, and yung hub sa unahan. Okay, bakal yung hubs sa unahan mga alien. Kita nga ito nyo naman, dimidikit. And ito, isa same sa likod, alloy. And compass, yung gulong, 700x23C. Sa kabila naman, yung trapot sa unahan, isa 160mm rotors and quick release sa dito. Same sa likod. Ayan, naka-display siya mga alien. And dito naman tayo sa kanyang stem. Stem niya is a spanker, alloy, which is a good thing. Ito naman, stem. Anong tawag dito? Tanong ko sa inyo, anong tawag dito? Drop bar? Hindi drop bar yan. Ang tawag dyan is stem. Stem ang tawag dyan mga alien. Hindi yan drop bar or handle bar. Drop bar yan. Ayan, napakalinaw. So, ano masabi nyo? Stem yung logo ng kanyang, yung brand ng kanyang drop bar. Ayan. Minamatawag ko lang kayo mga alien. Natawag ba kayo? Kung hindi, hindi. Yung STA naman niya, kita niya yung STA niya dito is a reflex sensor. Ito yung STI sensor total integration. Mga invento ng Zoe It na alien. Ayan, naka-STA ito, ito yung shifting niya, ayan, ito yung brake niya, ayan. So kung nakagamit na kayo sensor reflex, comment down below. Kung ano yung performance niya, kung maganda pa yung sensor reflex mga alien. So hingi tayo ng idea sa mga naka-sensor reflex kung ano yung ano na tawag nila doon? Kung ano yung masasabi nila, no? Kung ano ang meron kay sensor reflex, kung maganda ba siya? Mayre-recommend mo ba to? Kung ikaw ba naka-sensor reflex, mayre-recommend mo ba sa mga baguhan o sa mga iba pang rider ng siklista ang sensor reflex? So comment down below mga ili kung naka-sensor reflex ka. So yan, si Spanker Anderson R2. Ito yung pinaghalong kulay pula and black. And ang size ito is sa 50.
Papakita ko sa inyo yung kulay pula niyan maya-maya. Binubuo pa. Ay, yung kulay black pala. Maganda yung kulay niya. Parang siyang si ano. Kung titignan mo maigi, yung kulay niya, parang nakikita ko si ano dito, si Mountain Peak Striker, yung kulay pula na pinaghalong black. So, tama ba ako mga alien? Unang kita ko dito parang si ano, si Mountain Peak Striker, yung kulay lang ah. Pero yung design isa, iba. Ayan. Magkano nga ba ito mga alien? Si Spunker Anderson Arto dito kay NGB mga alien. Bago nga pala, mapakita ko sa inyo yung kulay black. Ito yung kulay black ng Spunker Anderson. Ayan. Ayan yung kulay black. Ayan, tingnan. Ayan, sisikita tayo dito. Ayan, ito yung may black dito tapos ito gray. Ayan yung size ng frame nito. Ayan, 48. Ayan, size 48 yung black. And same man na lang siya, same spec lang talaga siya. Ito yung binabajik natin na pinaghalong black and kulay pula. Yun yung black and gray. Actually, madami dito ang ganito. So, tawag na lang kayo sa number nila ito. Ito yung number nila mga alien. Tawag nyo lang kayo sa number nila, yan. Madaming Spunker Anderson dito. Anderson and Sanpid Triton. Ayan. Sanpid Triton dito, isa anim yung Anderson mahigit 10. Ayan. 0908-550-6060. 0067. Ayan yung number nila. Ayan yung mga gusto pumunta ako pala dito. Ayan, pag ginawin yung yan, pumunta na yung salitaan yung Pure Gold dyan. Ito, hindi ko alam, hindi ko sulat ito. Hindi pa ako nakadaan dito, tsaka dito. So galing akong salitaan sa Imus o Padasma, ito na yun. Bumalawa lang kayo, pagdating nyo salitaan Pure Gold, kalawa lang kayo, ito na yung makikita nyo si NGB. Ay maligaw dyan, andal lang sa video description yung mapa. So magkano nga ba ito? Lumalayo na tayo, magkano nga ba? Si Spunker Anderson dito. Ang presyo nito mga alien is 12,800 pesos dito yan sa NGB. Madaming kulay ito and sizes. Sila kayo mga alien, sobrang dami nito. Alam ko ba dami nag-grabe ito mga alien. So 12,800. Paano kamukha siya ni ano? Kung katatanungin nyo, kamukha siya ni Spunker Unicorn. Nakasayin sa reflex din nyo kung doon nagkakamali. Pero tingin ko mas maganda ito doon. Ayan. Yung weight nga pala ito, tingin ko nasa 12 lang ito. Nasa 12 or 13 kilo. Kasi binuwat ko, may bakal ito. Ito bakal na kanya. Bakal ito. Bakal yung port. Bakal yung hubs. And bakal itong, ito, yung crank arm niya. 12,800 pesos. So, sa tingin nyo, okay na ba yung presyo niya para sa specs na meron siya mga alien? Comment down below mga alien. 12,800 pesos. Dito lang yan. Sa NGB. Sa Litoran, Das Marinas, Cavite. Okay mga alien, yan yung budget natin dito kaya Spunker Anderson R2. Iulit ko, mandaming ganito dito. Nasa 10 mahigit. So, ang naipakita ko sa inyo is a size 48. And the size 50. Marami dito. Yung number nila is nasa video description. And nasa screen nyo ngayon. Tawag na lang kayo. Kung may nahanap kayo nga sizes na para sa inyo, ulitin ko. 12,800 dito yan sa NGB. Sa Litoran, Das Marinas, Cavite. Kung gusto nyo pumunta dito, yung mapa, yung address, inandyan lang sa video description nitong video na to. 12,800 pesos. So comment namin lang kung para sa inyo, sulit na rin. Yung presyo niya para doon sa aspect na meron siya mga alien. Yung size, yung bigat kapal nito, nasa 12 to 13 kilos to mga alien. Medyo may mga bakal-bakal pa siya. So para sa mga budget, naghanap dyan ng road bike, pwede namin to mga alien. Madami na ako ng video ng road bike. So comment down below kung ano yung pinakanagustuhan nyo mga alien. Na budget, no? Na road bike. Na nasa price range itong 12,000 pesos. Sila Spunker, sila Pro Max. And kung sino pa mga alien. So yun, maraming salamat sa mga bato nyo sa mga suporta. Kung hindi mo nakasubscribe, subscribe mo na yan. Dahil hindi mo nakasubscribe, isang pangit. So yun, maraming salamat. I love you all. So be it.